Hello guys, welcome back to my channel. So, nandito ulit tayo para sa panibagong video. Bali, for today's video siguro, ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga basic ng poster designing para at least may idea din kayo. Usually, yung poster designing, ito yung kadalasang ginagawa ng mga artists na may mga kliyente about sa mga company, ganyan, ads, poster, menu, depende sa klase ng mga pinapagawa ng mga kliyente. So for today, pwede ko kayong pakitaan ng basic lang naman na poster design, kung saan gagamitin yung mga tools na hindi naman ganun kahirap. Parang makikita nyo lang yung mga basic setup niya. So dito sa gagawin ko, meron akong naka-reading file which is pinaalam ko naman dun sa kliyente kung nagagawan ko siya ng sample poster na binigyan niya naman ako ng parang permission. Sabi ko bahala na kasi ako sa design, then go lang daw. Sige, so gusto ko siyang gamitin para lang medyo mas maganda yung ano. Kunin ko yung logo niya, so simulan natin. Ang paper minsan ng poster para sa akin A3, pero may mga ibang gumagawa 18x20, 15x20, ganyan. So isa sa mga importanteng part kapag mag-design kayo ng poster or any banner ads materials, ganyan, mas maganda na isipin nyo muna yung setup ng concept. Bali, syempre kapag gagawa kayo ng design, hindi naman pwedeng lagay mo lang kung ano yung nakasulat dyan. Bahala na kung ano yung image, ganyan. So, hindi kayo makakabuo ng magandang klase ng concept kapag hindi nyo planado yung design na gagawin nyo. For this tutorial, papakita ko sa inyo. Ang pinaka-concept ko dito is parang, ito kasi snack bar and resto, may mga burgers sila, ganun. So, tulad na nakita nyo dito, may mga nakaready akong file na pwede ko siyang gamitin. Number one, kapag gagamit kayo ng mga image or photos na ida-download niyo, make sure na pre-file ito at saka hindi siya copyright sa ibang company na mapagkukuhaan niyo. Halimbawa, ginamit niyo sa malalaking company, ganun, tapos may copyright sila, medyo magkakaroon kayo ng problema dun. Pero some of the time naman, may mga file or mga sites na may mga libreng image or stock photos, pwede niyong hanapin sa Google yan. Kaya yun yung mga pwede niyong gamitin. Nag-download ako dito, dalawa. So, pipili ako ng kung ano yung maayos na ano, pwede kong magamit. So, kapag gagawa kayo ng design, unang-una, importante is yung image or background na gagamitin ninyo. Number one yan. Kasi yan yung pinaka-highlights ng concept ninyo. Number two, syempre, yung details or yung text ng images, lalo na nung poster na ipapahiwatig nyo dun sa gagawin nyo. Yun yung pinaka-isa sa mga importante. Para at least hindi maliligaw yung concept ninyo. Dito sa tutorial na gagawin ko, parang magbe-base lang ako sa basic lang talaga, as in pinaka-basic part lang ng image or ng design na gagawin ko. Eto, parang burger to. So, literally, wala talaga siyang binigay sa akin na concept kasi nga ako lang yung may idea. So, bali, parang ako, gusto ko lang gumawa ng basic concept na magagamit ko siya para maipakita sa inyo dito sa tutorial na to kung ano yung mas maiintindihan ninyo kaagad. So, eto, basically, burger lang yung ginamit ko, tsaka parang burger setup to. Ang gagawin ko dyan, so para hindi ako mahirapan. Unang-una, kapag gagawa kayo ng design, isa sa mga sikreto ng designing, para makabuo kayo ng isang piece or isang design na gagawin ninyo, ang sikreto nyan, minsan, nasa image na ilalagay ninyo. Merong mga background na maguguluhan ka kapag nandyan na. May mga background na basic lang pero sobrang ganda ng magagawa mo. Hindi kang mahihirapang makaisip ng concept. Kasi number one yan, unang-una, image. Pangalawa, yung details or text. Pangatlo, yung kalalabasan ng concept na gagawin ninyo. Ayan, so etong image na to, parang okay siya sa akin. So, idadrag ko yung kulay niya para gawin ko siyang color background, ganyan. So, hindi kayo magkakalayo. Yan. So, nakita nyo. Yung image background nung current na photo na nilagay ko, yun din yung ginawa kong background mismo ng file.
So hindi ako mahihirapan na mag base ng kulay kapag nakaganyan na siya. So nakikita ninyo, merong parang excess dyan sa image na yan. So kailangan natin siyang i-pair dun sa background. So ang gagawin natin dyan, erase tayo. Pwede natin siyang i-erase, which is eraser tool. Ayan. So minsan nakikita nyo, itong eraser tool na to, may maliit na bilog yan. Ayan. Depende kasi sa buburay mo yan. So para malakihan yan, bracket right lang. Ayan. Then, itong hardness niya, yung talim ng sa burger mo, tip ganyan, download lang ng image, then ngayon bahala na ako, siguro isip na lang ako. Pangalawa, after mo sa image, then medyo may concept ka na, okay naman yung logo mo, ganyan main title nung ano, ako ang gusto kong gawin burger, parang ganyan burger. Bakit burger? Kasi ang pinaka-motive ko na gustong mangyari dito, since August na, di ba, magbe-burn na siya. Parang burger promo siya. So, burger. Usually, yung idea na rin sa isa, kadalasan sa akin, tulad ko sa mga experience ko, yung mga client ko sa akin humihingi ng details talaga sa ipapagawa nila. Sabihin lang nila, gusto nila. Tulad nito, ng Tio Pots na to. Ikaw na bahala, sir, ganyan. So, syempre nakakatawa para sa part ko dahil bibigyan lang nila ako ng image and idea, tapos ako nang bahala. Minsan nagpapasuggest pa sila tulad niyan. Bakit burger, di ba? Burger kasi naisip ko, parang Burmans, ganyan. Burger promo. Burmans, ganyan. Burger. So, hanap tayo ng isang magandang image na pwede na, font na pwede natin gamitin. May font ako dito na talagang ginagamit ko na sa mga ganitong klase. So kung mapapansin nyo, burger, di ba? Sa image at saka sa text pa lang, makikita nyo na may dating na yung image natin at saka yung text natin. Kasi nag-click silang dalawa, medyo nag-match yung image at saka yung text. Siguro medyo dito na lang sa block ako hindi ano, pero pwede nating nakawin yung kulay niya, then i-dark natin ang bagay. Yellow, di rin. Orange. Di ba lang mo
medyo ano yung kulay ng monitor ko. Pwede ko siya gawin. Darin pa. Or naka-win ko na lang yung... Eh, hindi pala ito pala. Sige, yun yung muna pansamantala. So, ayan. Parang burger. Sa text, okay tayo dyan. Pwede tayong mag-adjust ng... Yung effects kasi, para sa akin ha, hinuhuli ko yung mga effects eh. Ang una kong nilalatag talaga, number one, image. Pangalawa, yung mga text. Tapos huling-huli na yung effects at saka yung mga additional na pwede kong abubot na ilagay. Yan, parang burger. Burger. Tapos, sa baba. 3 months burger promo, parang ganyan lang. So, maglalagay ako ng ano, text. Ito nga pala guys, yung ito ko, dito sa part na to, kapag nag-a-adjust kayo ng text, sa mga nagtatanong sa akin sa chat, pwede nyo siyang i-adjust yung itong spacing, higher, mataas na digit, bababa yung second line ng text. Tapos negative nyo siya, aangat siya. So, dito kayo pwede mag-adjust ng text. Yung iba, nasasanay na nagte-text box sila. Ako, hindi na eh. Parang nasanay na ako sa ganito. Yan. Tandaan nyo na kapag magle-layout kayo, unang-una, gagamit kayo ng 2 to 3 font lang. Fonts na style para mas medyo intindi yung design ninyo. Hindi maliligaw yung mata ng titingin. At isa pa, hindi sila malilito sa dating ng layout mo. Kasi kapag may manipis, may makapal, tapos medyo maarting font, hindi ganun ka ano sa mata. Hindi nila ganun ka enjoy tignan. May mga tao kasi na talagang pag tumingin sila, makukuha ka agad nila yung dating ng layout mo. So, dyan kayo mag-iingat. Tapos, pangalawa, kapag naglalagay kayo ng text sa mga design niyo, may tinatawag tayo na silent at saka louder. Ewan ko ha, kung ako kasi yun yung pinaka pinaka ano ko sa kanila, tawag ko sa kanila. Kasi kapag nagdi-design ako kahit ano, business card, banner, poster, ganyan. Kung ano yung mas ma-importanting details ng nile-layout ninyo, dapat yun yung mas malaki. Huwag kayong magle-layout, magpapalaki ng text which is hindi naman importante kesa dun sa mas importante. Tulad yan, burger yung title ng ano, ng promo na to. So, pangit naman. Kung lalakihan ko yung 3 months for promo, tapos yung pinaka-title niya, yung mali. So, parang sabi mo kayo, ang ganda lang kasi mali. Pero, hindi siya ganun ka-balanced. Tignan kasi hindi naman yun yung importanteng text, pero siya yung pinaka-malaki, diba? So, ganyan, liitan natin to. 3 months burger promo. Tapos promo valid from September to November only. Sample lang naman to. So, mag-change ako ng font dito para mas maganda. Urbebas. Yan pa. Isa sa mga importante. Or Arial. Or Arial Rounded. Ganyan. Isa sa importante kapag namimili kayo ng font. Ako kasi kapag nag-layout ako, may mga font na natatandaan na ako. Ganyan. Hindi na sila nawawala sa isip ko kapag gumagawa ako ng design. Kumbaga, minsan nasasaulo ko na siya na parang ito okay na to, bagay ito, ganito, yan. So, isa pa yan sa advantage yung kapag nagle-layout kayo, may mga fonts kayong matatandaan. Yan. Burger. Kung mapapansin nyo, tulad nung sa, ano, nabawa sa Jollibee. Duplicate ko to. Stress.
sa Jollibee, may mga ano sila, may mga ginagawa silang menu na sobrang simple lang ng text. Tapos dinadaan nila sa mga gandang klase ng image nila. Kasi mas gusto nilang iparating yung nasa image minsan yung talagang mensahe ng poster nila. Kasi importante lalo na yung pangalan tsaka yung price. Kaya tatandaan niya. Yan. Inislant ko siya. Pwede niyo siyang gawin. Nirasterize ko siya. Then hold control. Then pagka-click niyo sa kanya, sa mga sides lang niya, pwede niyo siyang bali-balihin. Left, right, taas, baba. Ganyan. Pwede niyong i-adjust. Depende sa look na gusto niyong mangyari. Yan. So, sa akin, burger. Diba? So, ito. Itong ginawa ko na to, pwede ko pa siya ngayon kasi dinuplicate ko naman yan. Kamin ko siyang red. Medyo orange. Ito rin diba? Ayan, parang ganyan. 3 months burger promo valid from September to November only. Tapos doon, pwede ko palang kunin yung address na itong ano, kliyente ko. And example natin siya, diba? Yan. Isa, dalawa, tapos tatlong font yung ginamit ko, font style. Kaya hindi ako mahirapang magbasa. So parang yan. Kasi yung font na nila talaga to sa akin, pero siguro pwede ko naman itong baguhin para mas mabasa. Arial. Tapos pwede nyo silang i-adjust yung text ito. Yan, para medyo mas mag-compress sila. So ito pwede nating lakayan yung number or gawin ko siyang bold. Then, lakayan yung number kasi syempre importante yan, lalo na kapag mga reservation. Yan yung unang hinahanap ng mga tao. Tandaan nyo na, text and image ang magdadala sa design ninyo. Yan yung pinaka-importante. Hindi nyo dapat pabayaan yung dating ng image at saka ng text. Kasi, may time na kayo mismo ma-amaze kayo sa gawa nyo dahil sa image pa lang. Kaya yung iba minsan kapag ano, maintindihan nyo may mga kung may mga kilala ka na minsan daw tinatamad sila mag-design ganyan kasi sobrang labo ng image tapos 'di ba parang ang hirap mag-isip ng kumbaga yung creativity mo magiging zero dahil sobrang hirap ka mag-adjust dahil sobrang labo ng image. Asterize. Ano yung kalat ng layer ko? Inaayos ko yan pag huli na eh. So yan. Adjust ko siya yung ginawa ko kanina. Ganyan. So, depende na sa inyo kung paano nyo titimplahin yung pinaka-positioning ng text, ganyan. Kasi, sa akin naman, okay yan. Pero, yung iba, nagpaparang 3D. So, try natin. Eh, parang naka-side siya, diba? Pwede nyo palang isang gawin. Duplicate layer nyo. Ganyan. So, dalawa yan. Yung isa, nasa ibabaw, adjust mo. Gawa ka ng drop shadow effect. Yan, nakikita nyo. Parang medyo nag-3D siya. So, adjust mo to or pwede mo pa ganito. Yan, ganyan lang. Pwede ka rin maglagay ng stroke, I guess. Hindi pwedeng white kasi white yun nandun. Hindi rin pwedeng kanyang kulay dahil kukonflict. Siguro pwedeng dilaw. Adjust mo ng konti. Yan. Para medyo mabuhay yung text sa ibabaw. Tapos yung layer sa likod, adjust mo lang. Ganyan. So, pwede mo na siyang kapalan yung stroke niya. Yan. So, burger. Parang, di ba, medyo may dating siya. Save natin siya. Burger promo. Yan. Sa saving naman, ako usually PSD talaga ginagamit ko eh, kasi mababa yung file pero kompleto yung layers. Merong iba gumagamit TIFF file, kaso sobrang bagal niya mag-loading kapag inano niya. Tas most of the time nagko-corrupt pa yung file niya. So dito tayo sa ano, sa PSD talaga. Yan. Pansinin niyo ah.
burger, di ba? Simple lang, burger. Sobrang napakasimple ng text. Lock mo. Ito pala, importante to minsan kapag nagagalaw kayo ng mga layer. Kung iba kasi nasasanay, dito nila kiniklik yung layer. So, hindi sila nang problema mag-select dito. Eh ako kasi, auto-select ako. Sa screen mismo ako nagse-select, hindi dito sa layer. So, importante din to na pwede nyong i-lock to. Yan, magagalaw mo siya pag di naka-lock. So, undo nyo siya, Ctrl-Z, then lock nyo siya. So, kahit anong click nyo dyan, wala kayong magagalaw na layer. Basta, settled na kayo dyan sa layer na yan. Hindi na kayo mamumroblema. Parang ganun. So, yan. Nakabuo tayo ng title. Okay na tayo dyan. Pero, pwede nyong paglaruan yung, eto, yung pinaka-effects na yan. Bawag, inner shadow. Sample lang para hindi kayo mahirapang mag-ano tumingin kaya. Yan, pwede nyo siyang lakihan. Kita nyo, nagkaroon ng lining sa gilid ng shadow. Kaso nagkaroon din ng ganun dun, pero okay naman siya sa akin. Siguro bawasan lang natin. Yan. Then, Ctrl S para sa saving ulit. Yan ang isa sa importante din, yung pagsisave nyo ng file. Kasi minsan, kapag napasarap ka na mag-design, tapos dumating sa point na nagka-crash yung Photoshop or nag-hang yung PC mo, etong CS6 sa akin, okay na, nasanay ako kasi nag-auto-recovery siya. Pero, minsan, talagang minamalas ka, ganyan, nangyayari sa amin, hindi na namin na-aano yung file, nagbablock lang yung screen ng design mo. Wala na, as in, 0% chance mo nang mabawi yung file mo. Kaya dapat marunong ka mag-control-S ng mag-control-S. Yan yung isa sa mga dapat mong masanayan para hindi ka mahirapan. Yan, halimbawa, burger. Tapos, 3 months burger promo. Valid from September to December. To November only. Details ko lang to guys ha. Reminder lang. Wala talagang binigay na info yung client ko dito. Parang ginawa ko lang siyang sample to you, pots. Pero, regular client ko yan. So, parang ganyan lang. Gumawa lang ako ng sarili kong kalokohan. Drop shadow, okay. Nagdagdag ako konti. Yung baba, hindi na siguro. Para medyo may iba siya. Tapos, siguro sa text, out-duplicate ko siya. Hold alt yun, tapos left click, then drag kung saan yung siya gusto ilagay. Burger. Burger Holiday Special. Burger Holiday Special. Yan, so bawa lang to. Clear ko, tapos clear layer style, then gawin ko siyang red. Sa tingin ko mukhang pwede naman. Then sugo lang siya dito. Itong burger natin, taas kong konti or liitan ko ng konti. And sa pag-adjust ng image or text sa isang design nyo, importante na naka-hold yung shift nyo kapag nag-gaganyan kayo. For example, hold. Yan, mababalance nyo yung ano ng proportion nyo siyang ina-adjust. Kapag kasi halimbawa left click ka lang, ganyan, ayan, ma-stretch or distort yung file ninyo. So, pangit yun. Kalalabasan nyo. Ayan, tapos lagyan ko siyang stroke. For example, white. Okay, then adjust ulit pataas. Yan, simple lang. Burger. Pwede naman siyang naka-overlap dyan. Walang kaso. Madaling intindihan. Then yung image, gusto ko siyang galawin. Pababa. Okay, then lock ulit. Adjust ng isang layer. Sinadya ko siyang nakapatong siya dyan. Para medyo maiba naman. Drop shadow. Okay. Then yung burr. Yan siya. Okay. Yan. Sa tingin ko okay naman siya. So ang ginamit natin dito sa video na to is text, images, basically fonts lang ang nagdala tsaka yung image. Design na siya, di ba? So, nakabuo tayo ng design nang hindi tayo masyadong nahihirapan or nag-aaksaya ng oras. Mostly kapag nagle-layout kayo, kumakain kayo ng isang oras, depende sa klase ng gagawin nyo. Yung iba, mabilis lang. Yung iba, matagal.
Pero kasi, nangyayari lang yung mga bagay na yun kapag yung design nyo is masyadong komplikado or di kaya naman talagang gusto nyo yung pag-isipan. Dadating at dadating kayo sa time na ganyan na yung design nyo talagang hindi nyo siya matantanan. O kaya talagang gusto nyo yung pag-isipan, etong part na to, gusto ko pang gawin na mas maganda. Etong part na to, gusto pang mas maganda. So, talagang tatagal kayo sa ganun. Pero kapag mga trabaho kasi na ano, makakasanayan yung mabilisan, tapos kapag kontento ka na dun, talagang hindi ka na mahirapan mag-conceptualize ng design mo. So sa akin, para sa akin medyo okay na to. Ganyan, tapos text okay na, image okay na. So hindi mahirap basahin, hindi mahirap intindihin. Tapos isa pa pala sa part na to, dapat kapag naglalagay kayo ng text, importante check nyo yung spelling, spacing, tapos importante number, kung tama ba yung pinalagay ng kliyente nyo. Minsan mali sila, minsan mali ka, pero ang pinaka ano dun, talagang importanteng bagay dyan, mali sila, mali ka, ikaw pa rin yung mali dun, kaya mas magandang i-check mo. So ito isang idea pa sa Photoshop, merong edit, check spelling. So kung medyo na ano ka sa spelling, pero kapag hindi naka-merge yung layer o kaya naman text file pa rin siya, pwede nyo siyang check spelling, ganyan. Then, yan. Invalid, balida daw, kung ganun. So, may mga words na tama naman, pero nagsasuggest pa rin si Photoshop para baguhin ninyo. So, ignore mo lang sa part na yan. Sa prom, gagawin daw frogo. Ignore mo lang kapag sa tingin mo tama. September, September. So, ignore mo lang. Ignore. Only online. Ignore. So, the text variable resilient. Skip mo lang. Yan, so kung sa tingin mo tama naman, okay na yan. Basahin mo na lang. Ayan, valid from September. So, sa mga designing, yung mga ibang layers na talagang importante, ginagawa ng highlights. Pwede nyo i-adjust sa kulay, pwede nyo rin i-adjust sa laki ng text. Pero, para sa akin, mas importante talaga yung title. So, eto, medyo hindi ako, ano dito, ulitan ko na lang siguro. Bawas ng drop shadow. Ayan. Diba? So, nakabuo ka na ng poster design sa part na to. Ng sarili mo. Siyempre, gumamit ka ng image. Tatandaan nyo lang na pagkukuha kayo ng image, yun yung importanteng bagay na make sure hindi ganun karami yung kaparehas o kaya hindi nyo ninakaw sa kung saan sa online. Ito, pre-file kasi ito. Pwede kayo mag-download sa Google. Marami. Pero syempre, pipiliin nyo pa rin yung mga dinadownload ninyo. Yan, so okay na ako sa mga text. Pwede ko na silang pagsamasamahin. Yan, so okay na siguro to para sa video na to, para sa inyo. So kung may mga tanong kayo, pwede nyo akong i-chat, i-PM sa group natin or sa page. Marami pa akong i-upload na video siguro na makakatulong sa inyo. Hintay-hintay lang kayo, medyo matagal ako mag-edit kasi may trabaho rin ako sa office ko. Ganyan, so, pero marami pa ang future tutorials na ibibigay sa inyo. Tandaan nyo na hindi ako sobrang galing dito, hindi ako totally master tong Photoshop na to, pero pwede akong magbigay ng ideas and tips sa inyo. Dahil una-una, wala namang bayad dyan kasi natutunan ko lang din ng libre sa mga online. Siyempre, i-share ko lang din sa inyo dahil sino ba naman ako, ba't kailangan ko pang ipabayad dyan. So, para matulungan nyo lang ako sa mga ginagawang tutorial, like nyo lang yung video natin, subscribe na din kayo, tapos ring yung notification bell para mas updated kayo sa lahat ng tutorials natin. So, kita-kits lang tayo sa susunod na video. Salamat sa inyo.